Yo, what's up mga idol? So, sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin itatransfer yung laman natin ng fund sa ating PayPal papunta sa GCash. So, kung bago ka lang sa aking channel mga idol, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Click mo yung naka-red button dyan. And then, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko pa about sa mga anything na makakatulong sa ating mga kababayan. So, yun. So, bago ko simulan ang video tutorial na ito, intro muna tayo mga idol. So, yun. Ito na ulit tayo mga idol. Welcome back. So, ganito lang kasimple mga idol yung paggamit natin ng PayPal papunta yung laman ng PayPal papunta sa ating GCash. So, kailangan mga idol nakalink yung GCash account mo dun sa PayPal mo. So, vice versa mga idol para mas mabilis. Kasi kung PayPal to bank mga idol as far as my experience is concerned, mas medyo matagal. So, it takes 3 days or ano. And then, may charge pa mga idol from PayPal to debit card, credit card, and sa mga ganong transfer mga idol, may charge yung ano, yung fund mo pag na-transfer mo sa ganong klase ng application. While sa GCash naman mga idol, from PayPal to GCash, mabilis lang. So hindi siya ganon ka tagal i-process, and then at the same time, free pa. Tapos in one click lang mga idol, yung fund mo sa PayPal, nandun na siya sa GCash. So, wag na natin patatagalin pa. Let's jump in. Go! So, yun mga idol. Dito na nga tayo sa ating video tutorial about paano mag-transfer ng fund ng PayPal to GCash. So, kung wala ka pang apps ng PayPal mga idol or GCash, kailangan mo muna tayo. Siyempre, mag-create muna tayo ng mga account na yun. So, sa pag-create naman mga idol, madaling-madali lang. So, maraming mga video tutorial dyan sa YouTube para masundan mo ng mabuti kung paano mag-create ng mga accounts na yan. So, sa video nito, dediretso lang tayo sa PayPal to GCash. So, yun. So, simulan na natin. So, una-una mga idol, lalagin lang tayo sa PayPal account natin. And then, once nalagin na tayo, pakita mo, mag-open lang tayo mga idol. Antayin lang natin. Nakakapag-login tayo. So, loading lang mga idol. So, as you can see mga idol, mayroon tayong laman dito sa PayPal. PayPal balance natin na 903.43. So, itatransfer na natin itong laman na ito mga idol sa GCash natin. So, unang gagawin natin mga idol, para ma-transfer natin ito, i-click lang natin itong tatlong dot dito sa ibabaw, sa may right side. Yan. Tapos, click natin mga idol yung manage currencies. So, click lang natin yan. And then, marire-redirect tayo dito mga idol. So, dito may nakalagay dito mga idol. PayPal balance 903 available. So, click lang din natin yan mga idol. Yan, nakalagay na dyan. Send payment. So, yan mga idol. So, para ma-ano natin yan mga idol, kiklik natin itong dollar into na peso. Yan. So, i-convert natin mga idol. So, nakita nyo dito yung USD. Yung $16.70. So, gagawin natin yung mga idol, i-convert natin siya. So, click natin yung convert currency. Ayan. So, syempre, kung saan tayo, so tayo, nasa Pilipinas tayo, so sa Philippine peso tayo mga idol. So, click natin yung bilog dito sa may tabi ng Philippine peso. Ayan. Tapos, click natin yung next, nasa ilalim mga idol. Next. Ayan. So, once na, dahil dito nakalagay idol, ilan ba yung i-convert natin? So, ila-type natin dito mga idol yung conversion amount. Dito sa may yung tatlong zero na ito, yung 0.00, yung laman dito sa mga idol. Kung makikita nyo mga idol sa ilalim, yung USD balance natin na $16.70. So, itatype natin yun mga idol. 16.70. Yan mga idol, yun yung itatransfer natin mga idol.
So once na ano na yung mga idol, click natin yung next. Ayan. So sana masundan yung mga idol, madaling madali lang yan. So review and convert. So yan na, nakalagay na mga review and convert. So yun, tama naman, $16.70 available. So sa baba mga idol, slide nyo lang pababa, makikita nyo yung convert now. So i-convert na natin mga idol, click na natin itong convert now. Yan, so once converted na idol, ayan nakalagay, converted. Yan, your dollar, your converted 16.72, 903.43 Philippine peso mga idol. So click natin yung done. So yun mga idol, yan na yung nasa ano natin mga idol. So yun, nandiyan na siya mga idol sa PayPal mo. So converted na siya from dollar, napunta na siya dito sa peso natin. So kung mapapansin nyo mga Lodi, yung USD natin dito sa may lalim ng PHP ay 0 na po. 0 na nakalagay. So yun na, na-convert na natin yung dollar account na amount na yan. So para mapunta itong mga idol sa ating GCash, ang gagawin lang natin, so sana nasundan nyo mga idol, no? Kung hindi naman, pwede nyo itong balikan yung video natin na to para masundan nyo mabuti. So after natin na-convert na natin yung dollar into peso mga Lodi, ay pupunta na tayo sa GCash. So let's move on to sa ating GCash. So paalala ng mga idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, so maaaring pakisubscribe na lang po. And then click nyo na rin po yung notification bell dyan para ma-update pa kayo sa mga susunod ko pang video tutorial na gagawin dito sa ating YouTube channel. So kung mapapansin nyo mga idol, wala pang subscriber sa channel natin kasi nagbago ako ng channel. So meron akong channel dati, hindi masyadong nag-work, so gumawa ako ng bago. So ito na nga mga idol, bago wag lang maraming mga salita-salita pa, alam ko nainip na kayo. So na-convert na natin mga idol sa PayPal yung dollar account natin, naging peso na. So ilalagay na natin sa GCash. So lagi lang tayo sa GCash mga idol. Yan, so lagi in tayo sa GCash natin. Ay, sandali, mukhang mali. Ay, naku, patay tayo dyan mga idol. Mayroon problema yata sa GCash. So try natin magano, refresh lang natin. Ito yung mobile number available for all networks. May problema lang yata si GCash mga idol. Wait lang natin mga idol, no? Mukhang nasabay pa siya sa ating ano ngayon, sa ating tutorial. Sige, try natin ulit mag-login mga idol. Sana maka-login tayo para yun. So salamat naman mga idol, maka-login tayo. So ito na nga tayo mga idol. So dun sa ating video tutorial na to ay yung laman natin sa ating PayPal ay ilalagay natin o i-transfer natin dito sa ating GCash. So kung mapapansin nyo mga idol, meron akong balance dito na 2,124.23. So ang i-transfer natin dito is yung kinonvert natin doon na dollar sa PayPal na naging 900 something. So ang gagawin lang natin mga idol, punta lang tayo dito mga idol sa cash in. So yun to, makikita nyo dito sa may ibabaw ng ating ano, GCash dashboard, yung cash in, send, yan, G-save. So sa cash in mga idol, click natin yan. So once na maklik natin yung mga idol, so yun, sabi ko nga sa inyo, dapat yung PayPal natin is kung nakaano na siya, nakalink na siya dito sa ating GCash. Or kung mayroon pa kayo ibang mga accounts na kailangan yung i-link, so ganyan lang din. So sa akin kasi nakalagay yung link accounts yan. So kung wala pa idol, pag binrowse mo siya pababa mga idol, nandito sa baba yung ano, yung mga global partners and remittance. Diba? Yun, marami yan mga idol. So yan, yung nangunguna dyan yung PayPal, yan, Pioneer. So yun, pag binrowse niya marami yan. So in this video mga idol, PayPal lang ang ating, ano, ang ating concern. So yun. So click ko lang yung PayPal ko mga idol. Yan. So yan. So once na ano, so di ba meron tayong ita-transfer natin na balikan lang natin yung amount ita-transfer natin mga idol. Yung 903.
9.43. So, transfer na natin lahat yan mga idol. 903.43. So, yun. Lagay na natin dito yan. 903.43. So, sagad na yung mga idol. Pati pamato na yan. Click lang natin yung next. Mapapansin nyo nga pala dito mga idol. So, pagka-transfer sa ating PayPal to GCash, may nakalagay po na note dito mga Lodi. So, ang minimum amount required to proceed is 500. Dapat 500 pataas mga idol yung laman ng PayPal nyo para ma-transfer nyo sa GCash. So, yun na nga. So, naipasok na po natin yung amount natin na 903.43 galing sa ating PayPal papunta sa GCash. So, click lang natin mga idol yung next. Yan. So, yan. Nakalagay dyan ang mga idol, PayPal confirmation, you're about to cash in, 903.43. So, yun. So, review nyo lang daw muna to ensure the details are correct before you proceed. So, correct naman yan mga idol. So, tama na yung mga figures. So, click natin yung confirm. So, makita natin yung mga idol. So, your cash in is being processed. So, kindly wait up to 24 hours for your transaction to complete. You will receive an SMS as soon as your transaction has been completed. Pero mga idol, tingnan na natin. Yan ang mga idol. Sabi 24 hours mga idol. Pero tinakita nyo naman, nag-notify na mga idol. Na-receive na po natin. So para makita natin kung legit or talagang totoo yung pag-transfer na mabilis, check na natin yung ating GCash mga idol. O, nakita mo mga idol? Kita nyo? As you can see, yung dating 2,000 natin mga idol, naging 3,027 in just 1 week lang. So, di ba mga idol, napakadali ng buhay sa ganitong proseso. So, di ba, di mo na kailangan pumunta ng banko, mag-fill up ng form, or kung ano-ano man. Basta ready yung account mo mga idol, nakapag-create ka ng PayPal account, and then GCash account mo. Ganun lang kabilis ng proseso ng pagkuha mo ng mga fund from apps. Or yun na nga apps. Inulit-ulit ko lang mga idol. So yun na mga idol, diyan na magtatapos ang aking video tutorial regarding PayPal to GCash. So yun, paalala lang muli, kung bago ka lang ulit sa aking channel mga idol, at sa tingin mo nakatulong tong ating video tutorial regarding PayPal to GCash, baka naman pwedeng makahingi ng isang like ng mga idol. And then, syempre, pinakamahalaga po yung ating pag-subscribe dito sa aking bagong channel. Napaka-baby. Wala pang subscriber mga idol. So, asahan nyo, marami pa ako mga video tutorial na i-upload dito para makatulong naman tayo mga idol. Dun sa mga, alam kong mga basic lang to, pero alam kong malaking bagay ito dun sa mga bago na hindi pa nila alam. So, yun lang po mga idol. Sana may natutunan kayo dito sa aking vlog, sa aking tutorial regarding sa PayPal to GCash. So, yun. Maraming salamat mga Lodi. Maraming salamat. God bless and bye-bye.